Excited na pumasok ang mga estudyante ng Baguio City para sa pagsimula ng school year 2024-2025. Yan ang ulat ni Janice Dennis. Maulan sa Baguio City kanina, pero kita ang pananabik ng mga estudyante sa pagsisimula ng klase ngayong araw. Tulad ng anak ni Cherry Ann na nag-aaral sa Dontogan Elementary School. Kaya naman kahit umuulan, inihatid pa rin niya ang kanyang anak sa paaralan. Ito po, medyo mahirap kasi nga maulan ang panahon. Si John Joseph naman na grade 7 sa Baguio City High School. Excited na rin siyang magklase. Excited po akong pumasok kahit po maulan. Excited din po akong makilala yung mga bago po pong classmate. Isa si John Joseph sa mahigit 7,000 mag-aaral na nag-enroll para sa school year 2024-2025 sa pinakamalaking high school sa lungsod. Kahit pasukan na, marami pa ring humahabol mag-enroll. Itong junior high school, kakayanin po natin na i-accommodate po yung mga darating pa na mag-enroll. Pero we still advise yung mga parents na kung malapit po yung eskwelahan sa kanila, ay doon po sana nila i-enroll ang kanilang mga anak. Tiniyak ng paaralan na sapat ang mga guro ngayong school year. Sa kabila ng naranasang epekto ng habagat, hindi naman naantala ang klase ng mga mag-aaral. We have our Brigada Eskwela where we clean the classroom, we painted, we repaired the chairs, we prepared everything, all facilities. Sa tala ng Schools Division Baguio, higit 68,000 mag-aaral ang nag-enroll sa 67 public schools sa lungsod. Marami pa rin nag-enroll na mga parents at marami pa rin din sa ating mga schools ang sa mga learners of last year na hindi nakakuha ng kanilang mga cards. So nakikita din natin na this whole week ay marami pa rin mag-enroll. Ayon sa DepEd, nagbukas ngayong araw ang lahat ng pampublikong paaralan sa Cordillera. Sa lagpas 2,000 paaralan sa Cordillera, nasa 1,800 ang mga pampubliko. Nagpapasalamat ang DepEd sa lahat ng tumulong sa Brigada Eskwela para sa ligtas na pagbabalik klase. Samantala, halos 8% o 231 public schools sa Ilocos ang hindi pa handang magbukas ngayong araw. Apektado ang 157 schools sa Ilocos Sur, 61 sa La Union, 5 sa Dagupan City, 7 sa Pangasinan at 1 paaralan sa Lawag City. Nagsasagawa ngayon ng damage assessment ang DepEd Region 1 sa mga nasirang pasilidad sa mga paaralan. Janice Dennis para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.